Yo, kumusta mga kabayan? Magandang araw sa inyong lahat. At sa araw na ito ay mamamasyal ako dun sa Parco Ferrari. Maglalakad na lang ako papunta dun kasi malapit lang naman. Bale, dyan ako nakatira. Yan ang bahay ko, dyan sa second floor. So, hindi ko na dadali ng kotse at maglalakad na lang ako. Pwede tayong dumaan dyan. O, pwede rin dito. So, dito na lang tayo. Maglakad. Okay, let's go! Habang naglalakad tayo ay mapansin nyo, matataas ang mga building dito. Ayan o, ganitong mga condominium dito o apartment. So, lakad-lakad lang tayo. At mapapansin nyo rin, ang mga puno dito, ayan, mga walang dahon. Napaka creepy. Ayan o, pansin nyo, wala silang mga dahon. O, di ba? At matataas ang mga building. Kasi nga, kapag winter season dito, ganito yan, nalalagas ang kanilang mga dahon. At mapansin nyo rin na may suot akong jacket kasi ang lamig ngayon sa panahong ito. Kahit may araw, may suot pa rin tayong jacket kasi winter nga. So tara, tuloy lang tayo. Papunta dun sa Parco Ferrari. Bago tayo dumaan sa Parco Ferrari, ay may madadaanan tayo ditong nakadisplay na aeroplano. Ayan o. Nakadisplay na aeroplano. Siguro panahon pa to ng World War II. Tora-tora to eh. Aeroplanong tora-tora. Marami nito sa Pilipinas. Kasi meron ditong military academy. Ayan. Tapos nag-display sila dito ng aeroplano. At ang katabi lang nito, ayun, yung Parco Ferrari doon, banda ron. Tatawid lang tayo ng kalsada dyan. Ang stoplight. So, okay. Punta tayo, tawid lang ng kalsada. At punta tayo sa Parco Ferrari. Okay, at nakatawid na nga tayo ng kalsada at papasok na tayo dito sa entrance ng Parco Ferrari. Oh, ang ganda ng araw. Oh. So, bale ang Parco Ferrari na ito, eh, hindi naman katulad ng sa mga Disneyland park, mga ganon, o yung mga palaruan, kundi simple pero malawak na park ito o parko, kasi bilang paalaala sa yumaong si Enzo Ferrari, yun bang founder ng Ferrari sports car. Okay, so ayan, meron ditong statwa. At ito ang mga bandera. Yung dilaw, bandera ng Ferrari, bandera ng Italy, tapos yung pantatlo, Modena, at yung pang-apat, yung European flag.
So ayun nga, simple lang ang parkong to, pasyalan. At tara, ililibot ko kayo dito sa napakalawak na parkong to. Ayan siya oh. Malawak to para pasyalan. Lakad-lakad lang tayo. Napaka-nature dito, tsaka sariwa ang hangin. So, okay. Kailan to mga puno? Wala pang mga dahon kasi nga winter season. Pero kapag ano na, yung spring, ang ganda dito, yung mga bulaklak. Nagsisibulan, yung isa, yung puno ba, puro bulaklak. At ang mga dahon, nag-uumpisa na magsibulan. At saka dito sa tapat na to, pag summer naman, ayan, kita mo yan, malawak na, ano yan, na parte. Ang mga kababayan nating OFW, pag may liga dito ng baseball. So ayan, dyan sila nagpa-practice. Kasi nga ang lawak niyan, pwede silang maglaro dyan ng baseball, mag-practice. So ayun, kapag may paliga ng baseball, pumupunta sila dito, itong mga kababayan nating OFW, para mag-practice ng baseball. Hindi lang larong baseball o practice ng baseball ng ating mga kababayan Pilipino na namumuhay at nagtatrabaho dito sa Italy. Yes, mga kabayan, dito sa Italy. Kundi, itong mga kababayan natin ay ano, nag-picnic. Dito sila nagdadaos na mag-picnic, lalo na kapag summer. Kasi nga, presko sa lugar na to. Ayan, dito, kalimitan sa tapat na to, dito nagbe-baseball, nagpa-practice ang ating mga kababayan. Tapos dun sa mga punong yun, kapag summer, ano yan, malilim na dyan, puro may dahon. Nakapwesto dyan ang ating mga kababayan. Dyan nagpipiknik. Nagsasaya. Kasi alam nyo naman, ang buhay sa abroad, ano, kailangan talagang pakikisama. Kasi Pilipino, kapwa Pilipino, yun ang importante, magaling kang makisama. So pag magaling kang makisama, pakikisamahan ka din nila, diba? So okay, tuloy lang, pamamasyal natin. Ganda ng araw oh. Ganda ng sikat ng araw kahit medyo malamig. Biruin mo, ganyan. May sikat ng araw. Pero naka jacket pa rin tayo. Hindi lang paglilibang, meron dito. Kasi nga parko. Hindi lang picnic o kung ano-ano pa, meron din dito ng ano. Ayan oh. Ano to? Meron silang libreng ano, pwede kang mag-outdoor exercise. Ayan siya. Di ko lang alam kung anong tawag dito sa mga forma ng kung ito, pero pwedeng mag-exercise. Meron naman dito ng ano eh, yung ano, indication kung paano mag-exercise, paano gamitin. Ayun, parang naglalambitin. Ayan, merong information. Ayan na, tulad nito. Ayan, parang nakaupo. Ayan, tsaka ito pa. So may libreng outdoor exercise dito, pwede kang mag outdoor exercise. Ayan, nagbabaras, pwede rin magbaras dito. Ayan o, may baras. Diba, baras ang tawag dyan. So outdoor exercise, hindi lang paglilibang, pwede ka rin mag exercise dito.
masarap dito ano, magbisikleta tsaka magjogging. Kasi nga ang lawak ng park na to. Okay, so tara, pasyal-pasyal pa tayo. Papasyal ko kayo kung anong meron pa dito. Simpleng park ko lang to, hindi to yung palaruan talaga ng mga bata. May mga swimming pool, mga aqua park, ganyan. Simple lang to kasi bilang pagpapaalala sa founder ng Ferrari sports car. So tinawag nga ito na Parco Ferrari. Para sa lahat to, pang publiko. Okay, tuloy lang ating pamamasyal o paglalakad. At dito, may madadaanan tayong artificial pond. Artificial pond, ayan o. Sila na rin ang gumawa niyan. Ayan, may mga isda din dyan. Ayan o. So, okay, ayan o. Ang irrigation niya, ano lang, tubo lang ng tubig para magkameron. Daming tubig nito, may binubuga araw-araw to, 24 hours, 24/7, para mapuno yan. Pero ang ganda, di ba? So nakakalibang dito, nakaka-relax higit sa lahat. At kapag ano, kapag katapos ko ng trabaho, siyempre pagod tayo. At gusto kong may mapuntahan o mapasyalan, dito ako gumagawi sa lugar na to. O yan, meron pang ano yun? Nutrient tawag dyan. Dito, hindi to daga. Kumapansin mo, maliit lang. Hindi ko pwedeng ma-zoom. Ayan o, lumalangoy. Tubig. Ayun. So, ayun nga. Kapag katapos ko ng trabaho, dito ako pumupunta kasi malapit lang sa bahay ko. Upulang ako dito. Upulang ako dito sa bench. Tapos, okay, magpapalipas oras na lang. At maya-maya, uuwi na rin sa bahay pagkatapos mamasyal. Para ma-relax naman tayo. Ganyan ang buhay namin sa abroad. Kung anong meron, dun kami. Kung anong meron dito, dito kami. Kahit naman sa Pinas, ganyan din eh. Medyo natakot tayo dun ha, kasi lumalapit sa camera. Di ko alam kung anong tawag sa inyo dyan, pero dito sa Italy, ang tawag nila dito ay nutrie. At dito sila nabubuhay sa artificial pond na to. Kasi gusto nila sa tubig. Lumalangoy-langoy lang, tapos dun sila naninirahan sa... Ayun, meron dong ano, halos ang dami pa dun. Yung kanilang pinakalungga. May mga bibi rin. At okay naman. Okay naman dito. Fresco nature. So, kung gusto ko mag-relax, dito lang ako pumupunta. Tara, tignan nga uli natin itong kuan. Ang gagaling nilang lumangoy eh. Itong mga nutrie eh. Tapos dito ang daming bibi. Ayan o. Ang pamilya ng mga bibi. Ayan o. Dami. Papunta sila sa tubig. Ayan o. Sama-sama sila. Oh, ito yung nakita natin kanina. Mukhang gutom na gutom ah. Medyo
kwan tayo. Ayan, no. Nakatingin sa atin. Okay, ayan, lalangoy na siya. Magaling tong lumangoy eh. Ayan, oh. At kasama ng mga bibi. Ito pa, dalawa. Hindi sila daga ha, nutrie. Nutrie ang tawag dito. Okay, nakaka-relax pag ganito ang mga makikita mo. Okay, tuloy lang ang pamamasyal, lakad-lakad. Bukod dito sa artificial pond, ayan o. Ayan. Meron naman ditong ano, playground. Ayan o. Playground. Children's playground. Hindi na tayo bata para pumunta sa dito sa children's playground, ano? Pasyal-pasyal lang tayo dito. So okay naman. So katulad nga ng nasabi ko, simple lang ang park na to. Parang maganda lang tong pasyalan, maglakad, mag-relax. At hindi ka pa magagastusan kasi walang rides, puro lakad dito. Walang mga rides, mga circus, kundi puro lakad ka lang dito, jogging, bisikleta. So makakatipid ka pa, relax na, nasa nature ka pa. Ayan o, papakita ko sa inyo, yung naglalakad. So tuloy-tuloy lang ating paglalakad. May kasabihan nga, walking is the best exercise. So mga kabayan, hanggang dito na lamang ang video ito. Hindi ko na papakahabaan pa. Total, paglalakad, paglilibang, pagre-relax ang lugar na to dito sa Parco Ferrari. Yun nga yung yumaong founder ng Ferrari sports car na si Enzo Ferrari, ginawan siya ng napakalawak na parkong to. Okay, maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli, God bless us all.